good morning and welcome to my vlog. Marami kami mga rides na hindi ko nilagay sa YouTube kasi parang almost the same lang naman. Nga lang, iba-iba lang yung destination. Hindi ko na nilagay kasi tinamad. Anyway, ito lalagay natin to kasi inayos natin yung ating audio for this. Saan lakad nyo? Saan takbo nyo? Note, mukhang maulan eh. Sila Philip. O sa amin kasama? Si Philip. Ha? Sila Philip kasama ko. Ah, okay, okay. Saan kayo? Saan kayo? Si Maui. Sa North daw eh. Kasi yung Tita Ponch kasama nyo. No? Oo. Sige. Pag-uulan nga. Yeah, nandun yung ibang mga boys. Si Mark, si Jed, si Kino. Meron silang ibang destination. While our destination is going back to Pulilan, I think. Yeah. Meron pala akong announcement, mga pards. Yung mananahing photographer na page. Pwede siya i-like pala, no? Tsaka yung YouTube channel natin. Babaguhin natin ang pangalan. So, madigin talaga. Magiging moto gadget photographer. Nandyan pa rin yung photographer kasi photographer naman talaga tayo. Tapos, kaya moto gadget. Para mag-review tayo ng mga gadgets about sa motor. So, syempre, may times na bibili natin siya. Tapos, mga cellphones. So, mukhang nakita ko kasi mukhang interesting ang cellphone eh. Though, hindi naman ako ganun kateki na tao. So, mag-base lang tayo dun sa tingin kong maganda. Anong maganda sa mga ordinaryong tao. Yung cellphone kasi minsan kasi pansin ko bili lang tayo ng bili, parang ako bili lang ako ng bili based dun sa ni-review ng mga sikat na vlogger, which is okay yun, di ba? Minsan na-encourage tayo dahil sa mga specs na sinasabi nila, when in fact most of them naman talaga kasi they are paid to do it or talagang in-advertise lang nila na parang pinapalabas lang nila na maganda. So, ang ating review is more on what's the truth behind it? Kung ano yung importanteng kailangan mong bilhin para sa cellphones, mga ganun. At kung pangit ba or hindi, mga ganun. So, tsaka kung saan tayo makakabili gadget, para at least makakatulong tayo sa mga taong gusto pang pumili ng mga gusto mong ilagay sa taong ito, kailang motor or bibili nila para sa sarili nila. Yun lang yun. Yep, parang uulan talaga ngayon. At feeling ko uulan siya talaga, medyo madilim yung panahon. Naka-ready naman tayo, meron naman tayong jacket. Gamit din natin yung ating waterproof na sapatos. So okay lang tayo ngayon. Kaya ako lang naman pinangalan ng mananahing photographer yan kasi meron talaga kaming patahian. Pwede rin naman natin i-include natin yung mga ginagawa natin kasi una-una yun naman talaga ang major income natin maliban sa photography. So pwede natin pa rin i-include yung mga gawaan ng bags, mga ganun. Kasi minsan marami din nagtatanong sa akin eh.
kung saan daw magpapagawa ng bags. Eh, syempre, sa akin, A-Vision Customize. Yep. Mga tao na hinahire ko, mga parts, mga PWD, mga deft. So, ang hirap mag-communicate sa kanila, lalo pag hindi marunong mag-communicate using your hands. So, ako, hindi ako ganun kagaling. Lord, gabayan niyo po kami, huwag niyo po kaming pababayaan. Kasama na rin po yung mga kasama namin sa kabilang destination. Ikaw na po bahala sa kanila, sa amin. Just make us alert all the time. And keep us safe as always. Huwag niyo kalimutan, Moto Gadget here, photographer. So, nagpalit na rin ako ng mga stickers. So, para pamigay ko sa inyo kung gusto nyo. Tapos, magpapalit na rin ako sa page ko na pangalan ng Moto Gadget. Yep, it's Moto Gadget Photographer. So, yun ang ating bagong pangalan ngayon, mga parts. Yung panel board pala natin, mga parts, binilihan ko siya na sticker na kung nagtatanong kayo, parang kalimutan mo, anong pangalan nun eh, pero galing kain tayong sticker or tay-tay, 300 pesos lang yan siya, medyo may kamahalan din, nilagay ko na lang, hindi siya ganun kakinis, pero pwede na siya. Marami na kasi siyang medyo yung gas-gasin kasi talaga siya eh. yung kasi niya, yung panel board niya, yung plastic niya, patrapuhan mo lang na malinis na trapo na medyo rough, gagasgasan siya eh. Nilagyan ko na lang ng sticker para mas safe siya tingnan. Tsaka mas maganda naman tingnan. Kahit hindi siya ganun ka-shiny, pwede na yan. Para ma-lessen lang yung medyo gasgas niya. Hindi naman ganun kadami, pero dumadami lang. Ayan oh, matitingnan mo mabuti oh. Nilagyan ko na yan ng screen protector. Medyo plasticky yung screen protector, stretchy, pero hindi siya yung typical na screen protector na ginawa ko dun sa na nilagay ko dun sa Fecon. Kasi dun sa Fecon ko, mas maganda yun. Para siyang cellphone na screen protector talaga. The more na umiinit, the more na dumidikit. Ito parang superficial lang yun. Pero at least pwede kang bumili ng ng maramihan. Yung sa Fecon ko, mahal yun eh. 500 yata isa dun eh. Marami pa rin nagme-message sa akin regarding dun sa Fecon ADV. Yeah, bumili yung isang kaibigan natin ng ADV na Fecon. So tinanong niya ngayon kasi nagdadalawang isip siya kung Fecon ba or yung Honda ADV 160. Sabi ko ay na-try ko yung yung ADV ng Honda. Solid siya, magaan, masarap isingit-singit compared sa ADV ng Fecon. Mabigat kasi yun, parts. Well, in fact, mas mabigat i-center stand yun compared dito sa 400cc ko. Yes. Etong 400cc, kayang i-center stand to ng 10 years old. Yun, hindi. Kasi yung Fecon ADV, pag nag-center stand ako nun, kaya akong kargahin nun. Kailangan tayong-tayo yung buong katawan ko. Grabe yun, mabigat yun talaga. Mabigat yung center area ng motor. Kaya yun siya, may bandang puwet. Mabigat yun eh. Mabigat yung makina. Kaya pansin ko na nung na-try ko yung ADV 160, magaan talaga yung kay Johnny. Sarap isingit. Napaisip ko nga na bibili ka ng panibagong motor na ADV para at least meron ka lang pang yung pang araw-araw mo lang. Ito, pang weekend drive mo na lang. Sabi ko sa kanya, pag-isipan mo mabuti kasi based dun sa na-experience ko, mas okay talaga ang ADV na 160. Pero base sa itsura at sa forma, mas guwapo talaga ang Fecon.
Swabo siya talaga. Buti na lang, sabi ko naman lagi pag may gustong bumili ng Fecon na ADB 150, sabi ko sa kanila lagi na mag-Fecon Ultimate kayo, kasi yung Ultimate na version same ng features, 100% same features ng Bristol 400. Same na same. Walang pinagkaiba. Ang pagkaiba lang nilang dalawa is yung size ng ano, na yung size ng makina. Yun lang yun. Yung 400cc against the 150cc. Pero, yung features niya na dun sa panel niya, same. Yung may camera, same. So, lahat ng nakikita mo sa Bristol 400, same na same. Kaya, mas okay yun. Tapos, advice ko rin sa inyo na kung mag-ano kayo, mag-upgrade kayo ng mga, kasi yung motor ko kasi, mga parts dati, yung 150cc ko na ADV na Fecon. Sobrang ganda ng pinaglalagay dun. As in, crash guard, original na Fecon. Yung gas tank guard, original na Fecon. Tapos, yung ilaw, malakas. Auxiliary. Wala na akong in-upgrade dun na iba. Nung natapos ko siyang ma-upgrade, lahat, wala na akong in-upgrade, naiinisip na i-upgrade. So, nagkaroon na ako ng peace of mind na nakuha ko na lahat. Kasi, yun lang naman ang kailangan mo i-upgrade dun eh. Yung crash guard, grabe yung crash guard ng Fecon ha. Dun sa ADV, binangga na ako nun. May isang scratch, wala akong nakita. Maliban dyan, hindi siya napinag. Inatras, mabilis yung atras eh. Tapos, UP yung yung kotse ng babae. Nakakaawa nga eh. As in, wala talaga eh. So, ayun, maganda talaga yung crash guard nun. Kaya kung ako sa inyo, bibili kayo ng ganun na crash guard. Kasi, maganda yung kapit niya dun sa ilalim. Kapit na kapit talaga mga parts. Wala kang anuhin doon, problemahin doon. Time check is 6:23. 6:30 siya dito. So, agaga pa talaga tayo. Yes, nandiyan na yung mga kasama ko. Mga pogi. Mga batang-bata. Mga kasama ko ngayon. Pogi. Wala, bakit mawala siya ngayon? Kaya nga. Mga ride ng mga kabataan to, mga pals! Siya pagalit. Nasagit na siya. Ganda ng weather, no? Gusto kong bumalik sa Jariel. Oo nga, bro. Sabi ko kailangan yung baby natin. Hindi na, huwag na tayo lumagpas doon kung gusto niya. Ayaw naman niya yung lumagpas, sobrang layo na doon. Buti nakita ko tong jacket ko, nawala to bigla eh. Meron kasi kaming maid na pupunta lang sa bahay. Siya lang nakakaalam, bro, kung saan yan tinago. Oo, hinintay ko pa siya 2 linggo. Muntik na ako makabili sa motomarket ng bago. Walang hiya.
ayoko kasi mas stress eh. Pag yung mga hindi makita, eh, Diyos ko, bilhin na lang bago, mga ganun, typical. Ayos na. Bago ko nga yung motor. Bilhin ka ng bago. Sobrang stressful kasi pag ganun eh. Ay, nakakainis kasi yung mga ganun, yung mga may stress ka, husang ereng. Kaya nga, sabi mo, nandyan lang yan. Uy. Sabi ko, wala, teka muna, meron ba akong ano, load? Hindi ko na-check ah. May mga reindeer pa kayo? Meron naman. Ay, seryoso? Ay, laging ang dami. May extra ka? Isa water na siya. Isa water na siya. Maui, asa na yung bag mo isa? Yung isa, nilagay mo sa AK? Ah, nasa? Bilihin ko na lang. Sobra naman, 2,000, grabe mura yun ha! Pupulukin mo na lang, grabe naman, 2,500, kunin ko na! A few moments later. Balon yun no? Balon ba? Ha? Saan? Ganda ng lugar oh! I like the place. Anong water? Ayun. Oo nga. Ganda bro! Nag-iisa lang siya, no? Ganda. Oh, picture na kayong tatlo. Ito guys. Ito sa Kabiawan, mas maganda tingnan. Kasi si Kuya masyadong malaki yung ground clearance dun sa pinicturan niya eh. Naka-white din, no? Ito. Okay, ready? 1, 2. Nice. Gusto ko yung place. Ganda. So, picture na kaso, no? Di na. Nagsawa na ako sa itsura ko. Ganda ano? Ang ganda ng lugar. Gusto ko yung, actually okay lang na may idea na maglakad ka. Huwag lang maulan. Ganda ng lugar. Usang Irin, di na naman yata nakapag-record kanina. Bad trip ah. Ah, ganon? Oo. Yung kanina papunta natin dito. Namamatay kasi itong aking ano Insta360. Nabenta mo na ba yung ano, yung nalaglag mo? Hindi bro. Hindi ko ibebenta yun, sayang yun. Asa na no, nalaglag buti na lang ba? Buti na lang, dalawa yung lens ko. So yung lens ko nito, pwede dun sa kabila. Pero nasira ba siya? Hindi, nagkasgasan lang. Alam mo ba magkano isang lens? 2,500. Isang lens lang yun eh, dalawang lens na nadali nun. O, di 5,000 yun. Kaysa bumili ka ng bago. Kaysa susi. Uy, speaking of susi. Mapalitan ba na? Mapapalitan na siya. Alam, magkano 3,000 lang pala. Ah. Oo, oh, isa. Oh. Tapos sabi sa akin ng taga. Palit ng ano? Same key ba? O dagdag ng susi? Same key. Oy, po. Ay, pa-picture tayo dito. Oo, picture mo kami, ma'am. Picture. Breakfast lang naman eh. Entrance. May entrance fee? Tapos kasama rin pagkain doon? Kasi yung po kasi kami sa loob, so pwede po kayo mag-consume. Kasi namamadali kami. Consumable ba yan? Nandiyan pa yung mga lugi naman. Bonifacio. Miss, pwede ba kami sa PWD? Bikers na lang tayo. Oo. Bikers. Ayan, papuli lang residents. Bikers. And bikers. Kasi Miss, akala talaga namin pagkain lang ang inahabol namin dito. Hindi naman ipupunta sa mga kung ano-anong manager sa loob eh. Oh, breakfast lang kami sa break. Oo. Actually, gusto namin tignan yung museum niyo pero kasi aalis din kami. Taga Manila. Ako taga Davao, ito taga Cebu. Ito kung saan-saan na pupunta to. To pilot to Miss, galing New Zealand 'yan. Pero may babalik kami minsan. Pero Miss, picture mo kami. Halika. Makita ko nga po yung mga motor nyo, maganda po eh. Mga utang lang yan, miss. Tatayo ko na lang. Hindi, wait lang. Ayan, dito ka. Yan, para. For tour talaga. For tour talaga.
Oh, pagkain lang namin kasi narinig namin yung pagkain, masarap daw eh. Tsaka meron daw magandang nakab na ano, naniningil ng ano. Oo, naniningil. Tapos yung ikaw, pina- ay nga, sabi ko nga. Pag-TikTok. Oo. Nakapatayo eh. Halika, 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 halika. Pasama ka sa amin. Picture ka namin dito. Dito, dali, dali. Halika dito, dali. Ba't ka mahiya? Uy, dapat kasama ka. Para... Oh, yeah, para ka nalang apo niya mga tao. Saba, saba. Nangyari na naman tayo. Sini na siya. Oh, ayan. Ay. Nahuli ka sa pig. Nakapaglag niya siya. Palag to kami, sir. Nakain lang kami. Oo, hindi kami magtutur kasi ride lang. Kasi nga nai, pero next time ako gusto. May nagsabi sa amin masarap 'to yung pagkain dito eh, kaya napapapunta kami dito eh. Sir, siguro po kahit sa ano na lang po ta, as per management po. Adi 100 na lang. Sa ngayon po, sige po, payag po kami na. Kahit 100 po, if hindi naman po sila mag-sige. Oh, sige. Okay. Sige. Naman contribution na rin natin. Oh. Yes po. Maintain. Pero since nagbo-vlog ako, miss, paano 'yun? Huwag mo lang sabihin. Sabihin mo, regular rate ka. Oh, hindi, hindi ako mag-regular rate. Tama lang ako sa sandaan lang. Sabihin nila, bakit kami? Kasi ito, ako taga Davao, taga Cebu. Taga, na ako. Hindi, taga New Zealand yan eh. New Zealand? Tapos lahat ng motor namin, inutang pa namin. Lang niya. Ano mag-aari sabihin mga pinag-utangan namin? bali, second year pa lang po. Ay, sige, sige. February. Kasi madalas kami dumadaan dito sa ano, pumupunta kami Cafe Beam. Mas malapit pa pala to. Ito, nahagip lang si Sir Philip ng ano sa Facebook. Kaya nga. Ito, mas malapit pa Facebook. Oh, usually, mga TikTok mga pinapanood ni Philip eh. Pero, so, ano tong place na to? Parang, ano, sige, term, eh, sabihin mo lang sa akin, ano tong place na to? Para natural? Kung nagbiyawan po kasi siya, sinisecure po yung place kasi po gusto na pong maging industrial. Binibili po kasi yung industrial. Ah, talaga? Kaya mas ayaw naman po ibenta ng may-ari. Oh, dapat lang, kasi sayang. Kasi di naman po kasi mahalaga yung pera kasi yung memories po. Dito po kasi yes. Talaga. Ah, bahay, so matagal na to? Yung bahay, yung ano po, farm po. Pero yung bahay po is nilipat na lang po siya from Baliwag po talaga siya. Ah, ito? Nilipat? Yes po. Unti-unti po, transfer po dito. Kalinga. Pwede pala ilipat ang bahay? Unti-unti po. By parts po. At renovate na lang po. Ang galing, no? Yes. So, galing tong ano, anong old na bahay yes talaga yan? Yan po talaga yung pinakabahay po dyan. Eh, then yung mga gamit po sa paano siya nilipat? Iniisa-isa? By parts po. Oh, galing. So, ano name mo? Christine. Christine, taas mo Christine. Ako ba? Parang kang kapre. Mas mataas ka pa sa akin ah. Vlogger po ba kayo, sir? Oo, oh, inaano ko lang. Marami na din pala punta ditong vlogger. Kaya nga, pero, yun nga. Na naisip lang namin, ano lang mga typical na mga gadget, mga ganun. Motor-motor, mga ganun. Kasiyahan lang. Ang ganda ng place, bro! Asa yung pool? Akala ko yan eh! Asa yung pool? So may mga itik-itik tayo dito. Ang ganda ng lugar, so tawid tulay sa Pag-asa, kung pupunta kayo dito, mayroon siyang entrance sa 200 pesos. Pero pinakausapan namin kasi punta kami dito para kumain lang. Ayun. Ganda na yung lugar. I love the place. So nice. Ganda niyang ano. So, pwede ka mag-tour dito kung gusto mo. Pero yun nga, may bayad ka na additional. Since, ayan. May treehouse din siya. Ganda. Ganda na lang. May maraming chickens. Sa probinsya lang ito makikita. Itong ganito. Ang sarap pakinggan. No? Casita Marina. Ganda. So, siguro maganda dito pag gabi. I don't know kung anong oras sila. Anong oras na nagsasara?
Hanggang 6 lang. I love the place. Gusto ko yung place niya. Oh, tina mo? Asa ka nakakita ng ganito na may cellphone dito, Brad? Ha? Asa ka nakakita na? Kasama sa antique pala yan? Parang yung mga, ano, no? Yung mga travelers. Parang gusto ko tuloy kunin yung cellphone. Yung relic na naiiwan. Oo nga. Alam mo, sarap. Okay, order na tayo. Order na tayo. Ay, gusto ko to, ah. Pwede na mag-order. Klasiko. Ikaw at ikaw. Alam mo, miss, saktong-sakto yung mga tugtog mo. Saktong-sakto sa mga edad namin talaga, promise. Bro, wag ka dyan. Luluhod ka, dito tayo. Mas masarap dito. Kaya pa lumuhod? Hindi, mas maganda yung walang luhuran. Baby, ito lang talagang may konting dining area ka pa. Ito na talaga. Yun, pwede yun, no? Yung malaki. May, pero ano yan? May minimum order? Wala naman. Kasi kuminsan, madami kami. Oh, marami kami. Ay, sorry. Sorry ha. Ang tangkad mo talaga. Bahay, galing ano. Gusto ko yung lugar. Sarap pag may ganito kang ano, rest house, di ba? Oh. Sarap naman, mas may manok. Makita ng manok. Minsan wala kang makita ng manok sa Manila. Mga sabong pwede. Anong pinakamura nyo dyan? Wala palang pera, walang nga buhay. Asa yung breakfast? Red rice po naman siya sinaserve. Ah, nice. Pang healthy-healthyan. Parang uso ko to. Sold out po yung lechon kawali. Ang aga-aga, sold out agad. Sobra naman yan. Grabe naman yan, sold out. Pwede naman sabihin, wala lang kami stock. Ako, sige, tosino ako, miss. Tosino ako lagi. Oo nga, subukan natin. Dalawa itlog yan, tosino? Yes po. Oh, good. Isa pong tosino. Yes. Ako yung pulilan. So ako, ito chon kawali. Wala nga. Hindi kasi na ulo eh. Otang kape. O bangus. Sir, with brewed coffee na po. Ah, with brewed coffee. Sige. Biflex ako. Anong drinks nyo? Sir, sa Biflex po, baka gusto nila mag-add ng 30 pesos para may kasama siyang brewed coffee. Yun, no? Hindi ko wala siya kasama. Kasi may kasama na pong brewed coffee. Ayun pala yun. Yan. So asa si Ernie dito, miss? Ayun, pwede sa gilid-gilid, pwede kasi sa probinsya sa gilid-gilid lang pwede na eh. Sa Marina, sir. Saan site po yung panlalaan? Ah, sige. Sa puno pero magtatabi-tabi. Ang ganda ng place. Kaya niyo pumunta rito, maganda. Yan, yan si Ernie nila. May mga camping rules din sila. Hello. Kalesa, oh. Ang galing. Alam mo talagang old na items na yun. Kasi, tira muna natin. Kasi alam mong iba na yung kulay eh. Grabe oh. Ilang taon na kaya ito. Pinigilan na lang ng tali. At ito. Ganda. Siguro pag mag-overnight ka dito, pwede siguro na.
1 hour later. We're going home, guys. Ang sarap ng pagkain. Oh. Okay yung pagkain, bro. Gusto ko yung pagkaluto lang ng kanin, no? Hindi lang. Paano mo nasabi? Oo nga, gusto ko nga yung ganun, bro, yung medyo malutong. Kasi iwas ano yun, iwas taba yun eh. Tsaka healthy yung mga pagkain nila sa totoo lang. Usually red rice talaga lasang karton eh.